What's up mga kabikers? Dito ngayon tayo sa may bukid, sa may lalim ng puno. So ngayon tuturo ko sa inyo mga kabikers kung paano magpalit ng rotor. Mag-upgrade lang tayo kasi 160mm yung rotor natin. So bumili ako ng rotor na 180mm. Ito yon. Nabili ko lang to online through Shopee. Tapos ang tatak na ito ay Tosic Pro. Dibali, ito yon. Nabili ko lang siya ng halagang around 800, dalawa na, harap at likod. So yun mga kabikers, dalawa yan. Ganun din, bumili rin ako ng adapter. Kung anong size ng rotor na binili nyo, kailangan ganun din yung size na bibili nyo adapter para match sya. Magpapalit na rin ako ng pad para lahat maayos. Maingay na rin kasi yung rotor natin pag nagbe-break, lalo na pagpalusong. Kaya naisipan ko mag-upgrade na rin. Kaya bumili na rin ako ng adapter. So ito yung bike natin mga kabikers, yung Kenz. Ginamit natin mag-ride yan ngayon dito. Ganda dito mga kabikers, oh. Lawak. Gumawa rin tayo ng content dito. Dalig Trail Bike. Dito yan sa may Magallanes, Cavite. So ano pang inaintay natin mga kabikers? Simulan na natin. Assemblein. Una, tatanggalin muna natin mga gulong. Di ba, true axle naman yan, so madali lang tanggalin yan. Ganun din sa inyo pag papalit kayo. Para lang to sa mga beginner, tip lang para may gabay sa pagpalit ng rotor. So yun, natanggal na natin yung unahan natin sa may bandang fork. Di ba, itong papalitan natin. So may allen dito, bolt. Tatanggalin lang natin yan. So kailangan nyo ng allen na tools. Luwagan nyo muna lahat bago nyo tanggalin fully yung bolt. Yan. So pag naluwagan nyo na, pwede na ikutin yung lahat. Napakadali lang na ito gawin. So kahit hindi na kayo pumunta sa bike shop, kayang-kaya nyo na. Sundan nyo lang itong step by step na gagawin natin. Sigurado magagawa nyo na. So ito yung mga screw, tinatabi ko lang dito sa ilalim. Di bali may 6 na screw to. Yan. Dalawa na lang, matatanggal na natin lahat. Last. So yun, natanggal na natin yung last. Pag hawak sa rotor mga kabikers, dito sa gitna, huwag nyo hawakan sa gilid kasi minsan matalim yan, so pwede kayo masugatan. Dito lang. Tabi muna natin itong wheel set. Kukunin natin yung bago nating rotor. Dito tayo banda para makita nyo. Again, ang size na ito, 180. Ganun din ang paghawak sa gitna lang. Huwag nyo hawakan sa gilid. So ito mga kabikers. Ito yung 180, ito yung 160. So ganyan yan. So parehas lang siya ng kapal. Laki lang talaga itong 180. So may size pa nito na 203mm. So pag bumili kayo noon, pwede rin yon pang downhill, mas maganda yon, mas malaki. So kung ano yung rotor na binili nyo na size, ganun din yung adapter. Lagi nyo tatandaan nyo mga kabikers. So kabit natin to dito sa ating front. May nakalagay dito rotation. Kung ano yung rotation ng arrow, dun yung isasabay. So hanapin nyo yung rotation nung tire nyo dito. Ito yung tire, rotation din, dun nakaturo. Tapos tong rotor, dun din nakaturo. Yan. Ilalagay nyo siyang ganyan. I-screw lang natin. May kasama ng screw to pag bumili kayo. Ito yung kasama niyang screw.
anim din. Nalagay ko na yung unang screw, so lalagay ko lang paikot. Tapos doon natin sisilipan. Ito na mga bikers, sakto umulan na dito sa may bundok. Grabe oh. Habang nagkakabit tayo ng rotor, ito umulan na. Sarap. Matetest na rin natin yung rotor natin kahit madulas. Pag hindi tumigil tong ambon na to. So yun, nakabit ko na yung rotor. Di bali, ito yung bolt nya. Anim yan, hinigpitan na natin yan. Ngayon, isasalpak na natin yan dito sa may fork. Ngayon, tatanggalin lang natin to. Itong dalawang screw, kundi ipapatong natin to. Itong binili nating adapter. Yan, ito. Ito yung adapter na yun. Di bali, Shimano ito, na ang size nito ay 180 mm din. So, ano pa hinihintay natin? Kabit din natin habang umulan. Tatalsikan ng tubig yung lens. So, yun. Ito na yung Allen. Tataklasin na natin siya, mga kabikers. Ito. Yan. Ayan. Di ba, saksak mo lang dyan. Luwagan mo lang yan. Yun. Tapos yung isa, luwagan mo din. Yan. Tanggalin lang natin. After neto, matanggal natin yung caliper. Maglalagay na rin tayo ng brake pad para bago na lahat. Ito na mga kabikers, natanggal na natin yung caliper. Lalagay na natin tong adapter. Kailangan natin maglagay ng adapter, hindi pwedeng wala. Kasi kung standard lang, wala, hindi papasok. So sa adapter may dalawang screw, yung malaki dito banda, yung maliit dito. So, magkaibang size yung screw, ah, dalawa. Ayan o. So, lalagay nyo lang itong adapter. Dito. Tapos, yung malaki ay dito. Pasok nyo lang yan. Tapos, adapter. Tapos, may mga washer siya. Dalawa, bawat screw. Ito na, nalagay na natin yung caliper. Tapos, ito yung adapter. Tapos ito yung dalawang pinaka nut. So ito yung may habang screw, dito yung may kling screw. So pag yung maluwag pa to mga bikers, nahalog pa yan, yan o, yan. Huwag nyo muna sisikipan. Pag sisikipan nyo na yan, kailangan hold brake kayo dito. Hold brake, tapos kakagat yung preno dito. Pag kumagat na yung preno, doon mo palang sisikipan para nasa align yung caliper mo pagkain dito sa rotor. Ganun yung diskarte doon. Okay mga bikers, gawin natin. So ito, hold brake ako dito. Yan. So matigas na tong caliper. Ngayon ba lang ako mag-i-screw dito. Ngayon ko sisikipan na to. Nang sa ganun, naka yung kagat ng pad sa may rotor, naka-align. Hindi ka maliligaw. Padali mo siya matatansyahan. Ang pagigpit, alternate lang din. So yun mga bikers, okay na. Goods na. Ngayon, ganun din yung gagawin natin sa may likuran. Babaklasin lang din natin yun. Kung paano natin na-assemble dito, ganun din. So, di ko napapakita sa inyo kung paano gagawin doon sa likuran. So, sana may natutunan kayo mga bikers. Salamat ng marami. Ride safe. Don't forget to subscribe and comment lang mga bikers. Pag may tanong kayo, sasagutin natin yan. Bye-bye!